Good day mga kakaya. Yan mga kakaya, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa freelancing, yan, as skilled worker. Depende sa inyo, lalo na yung nag-uumpisa dyan, kung mas prepare nyo yung freelancing job or yung daily, yun yung 15-30. Ako naman ay matagal na dito sa industriya na to, na as a skilled worker, almost nagtatatlong dekada na tayo sa freelancing. Hindi tayo na daily wage. Yan. Kasi, yun nga, mas malaki yung kita niya. Depende po sa inyo kung anong prepared nyo. Sa akin kasi, talagang pinili ko yung maging freelancing. Isa kasi hawak mo yung oras mo, medyo malaki yung kita compare sa daily ka. Lalo na pag matatapos mo yung isang project, mabilis, kikita ka talaga. Compared sa daily, fixed kasi yung ano mo dun yung kita mo, fixed mo na yung 15-30. Maliban na lang kung mayroong overtime. Depende yan sa inyo mga kakaya kung feel nyo sa freelancing. Hindi lang naman akong tumagal dito sa industriya na to. Marami rin mga freelancing na katulad ko. Hanggang ngayon, up to now, freelancing job pa rin siya. Yan, pero hindi yung laging ganun. May time din na talo tayo, malulugi tayo, talagang parang abono lang. Nasa sa inyo yun, basta kung feel nyo yun ang kaya nyong gawin, di go ka. Yun lang masasabi ko sa freelancing. Eh ako naman, sa installation ako, na more on installation ako kasi mas prepared ko yung travel, yung provinces, yung mga tawid dagat, yan, mas prepared ko yan. Tapos pag matatapos yung project, yan, maganda, lalo na pag mga resort. Pagkatapos mo ma-install yung mga kailangan matapos, medyo hayahay ka. Ano ka lang ng konti. Ligo ka, lalo na pag mga beach yan. Yan talagang favorite ko, mga resort. So, yun lang mga kakaya. Nag-share lang ako tungkol sa trabaho ko as a freelancer. Yan. Nasa sa inyo yun. Lalo na yung nag-i-start ng bata pa ako. Bata pa ako nag-start eh. Up to now, yan pa rin ang work ko. So yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.